So this is brought to you by House of David Media and Arts. Anyway, so yeah, good day to you, madam. Kamusta? Well, masaya, may ilaw. Fresh na fresh. Fresh na fresh, okay, madam. Okay, so saan ba tayo titingin? Anywhere na lang, no? Oo, kahit saan naman yan. But we just want to say thank you all for just being here. And today is a very special day kasi I have with me si Madam Jen Boles. Hello, yeah, po. Of, hello, guys. Yes, hello, hello, hello. Hello. Young and fresh, mm-hmm, di ba? Marami tayo, oh, marami tayong pag-uusapan. Uh-oh. And you know, this is a program wherein we give away some inspiring stories, information, particularly this time sa mundo ng mga live selling of luxury items, yeah, luxury products. As you can see, ang gaganda nito. And admittedly, ako mismo, hindi ako maalam. Nabudol. Nabudol. Nabudol na ako. I love arts. And of course, the arts in bags and watches, na-appreciate ko yan. Pero kasi wala talaga, hindi ako, I would say, hindi ako masyadong na-immerse sa mundo ng ano. Oo, kasi ng Lux. Mamahal eh. So, oo nga. Alam ko, kahit naman ako eh. Hindi ako nagbebenta ngayon. Uh-oh. I don't think, ano, maano ko sa mundo ng Lux. Pero ako naman ngayon, to be honest, habang nagmamature in age, you get to appreciate mo. Tapos parang, yeah, gusto mo rin siyang, ano, may something eh. Tsaka alam mo kasi, ngayon, kaya mo na siyang bilhin. Oh, yeah, nang hindi, yes, masakit sa bulsa. Yeah, yeah. Kasi noon, pag-iipunan mo pa eh. Uh-oh. Kailangan mo pang pag-iipunan. Ngayon kasi, may pre-owned niya. Yes. Since may pre on, nung nauso yung pre-owned, pwede mo nang bilhin. Na hindi ka malulubog sa utang. Diba? Yes, kasi noon, ikaw credit card mo, diba? Tapos ano, lubog ka, diba? And syempre, speaking of pre-owned, yan guys, yan ang specialty ni Madam. Okay. She sells the best of the best luxury bags, watches, lahat, no? Oh, yeah, diamonds, lahat, meron naman kami garments. House and lot, ganyan. Wala. Wala kaming house, wala kaming lot. Ganun. And, what else? Ako na lang muna magse-share ng mga nalalaman, yeah, ko, yeah, madam. Yeah, yeah, go, go, go. Alam niyo ba, she's one of the very first authenticators dito sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin niyan, she gets to check kung original yung mga items. Yeah, yeah. Tapos, at magandang plus yun. And she, kasi you were nagbabenta. One of the first. Uh-huh. Oo, kasi nagbibenta. Yeah, I'm one of the first na nag-own ng Entropy. Ng Entropy machine. Yun, yung Entropy. Ano nga yung Entropy, madam? Yung Entropy is a machine na nagbabasa ng algorithms ng bag. Mm-hmm. Itatapat mo yon from the leather ng bag sa labas, sa loob. Mm-hmm. Mabusisi rin. Uh-huh. Pero may monthly yun na subscription. From USA, siya originated, pero... Mm-hmm. Sa Japan ko na siya nabili, nakuha. Okay. So, yan. So, Entropy. Diba? Entropy machine. Yan. So, yan yung mga aabangan ninyo if, let's say, gusto nyong mag-try or if you are a regular customer, buyer ng mga bags, you have to really check if it's authentic and she's the one to... Kasi parang, yes, ano, pagka naisip ko kasi dati, syempre kung bibili ka na lang din ng bag, since marami ng magagandang fake, syempre kung ako gusto ko matulog gabi-gabi, di ba, na may peace of mind, di ba? Parang may kwento ko nga sa akin, diba? Huwag na tayo mag-name drop, pero di ba? Oo naman. Di ba, a particular person, mukha naman maganda yung trabaho, pero we don't know kung totoo yung... Pagkita ko, alam na. Alam na. Madam, pababanga. Joke lang. Kawawa naman yung ano, pwedeng, yeah, alam na, pwedeng hindi niya alam. Mostly, hindi nila alam. Eh. Yes. Mostly, lalo na yung mga, syempre, mga doctors yan, mga ano yan. Professional. Maggagamit ba naman yan ng fake? Ako, sa tingin ko, mas gagamit sila ng pre-owned, pero ng fake hindi. Tama. Kasi ano rin nila yan eh. Parang part of your credibility and integrity, correct, yan correct. So, guys, importante yun. Kailangan pa, have it checked, okay? Oo. Alright, so, let's get down to what this is all about. Ma'am, tell us more. I believe 2018 ka nag-start? Yeah, oo. 2018 ako nag-start. Uh-oh. Tapos, with walang capital, 15,000. Ako, since maboka ako, maano talaga ako sa ano. Tsaka ano, I'm into selling rin siguro talaga. Kasi before nun, nagbebenta na rin naman ako online since 2015. Yung online ko. Kaya lang, different nga lang yung industry ko noon. Ngayon, nung 2018,
binenta ko yung mga niregalo sa akin ng mga ano, mga coach kasi wala akong pera eh. Oh, so nung nabenta ko yung 15,000 pesos na ano, yun yung pinanggamit ko rolling. Tapos the rest, ano na yun eh, hanggang sa nakilala ka na dahil medyo maingay ka nga, mga ganyan. Hanggang sa ano, ano tawag dito, may mga nagpa-consign. Yan, yun ang bumuo talaga sa akin. Pero uso na ba ang online selling noon? Yeah, uso na, pero ano, hindi pa siya ganun ka ano, ka click. Pero nakauna rin kasi ako dito sa online ng bags. Yes, isa ako sa mga nakauna, hindi ko naman sinabi ako yung talagang una. Yeah. Pero isa ako sa mga nakauna pioneers. Na ano, nag-pioneer. Hindi pa man din nagbebenta lahat. Right, ngayon right. Kasi marami na nagbebenta eh. Totoo naman. Mm-hmm. Marami na nagbebenta ng bags. So pagalingan na kayo ngayon. Pagalingan, paramihan ng stocks. Pamurahan. Pero most importantly, yung ano mo nga, credibility. Yung credibility mo. Yung na-build mo na credibility. Yes. Para mag-stick ka dito. Yeah. You know, I've been here for a few days already, ma'am, and na-notice ko talaga how serious this business can be for a lot of people like yourself. Kita ko yung proseso nyo from start to finish. And nagkakaroon ako ng mas mataas na respeto sa ganitong industriya. In terms of business, yeah, no? Yeah, correct. Tapos, grabe din kasi yung demand, tapos daily yung operations nyo. Kailangan yung pasok din ng items, diba? Labas ng items. Tell us more about yung love mga Filipinos love for luxury items or bags and stuff. Kamusta naman so far talaga? Well, pandemic and post-pandemic. Nung pandemic, super boom kami. Kasi lahat ng tao nasa bahay. Okay. So since nasa bahay, wala silang hobby kundi manood ng live. At ubusin yung pera nila. Ngayon, iba nga ginagawa kami papatulog eh. Dati. Hindi, totoo. Kasi alam mo, ang masaya sa amin, alam mo kung ano, no pressure ako talagang nilalagay eh. Okay. Gusto ko kapag nagla-live kami, kasi magkakapatid kami nung una eh. Right, yeah. Pati yung kapatid kong police na lalaki, pinagla-live ko. So lahat talaga tinuruan ko. Doon kami nag-start eh, talaga. So yung mga tao, naaaliw sa amin, kasi nga magkakapatid kami, tapos pinapagalita ko sila sa cam, gano'n. Yung isa umiiyak sa cam, gano'n. Mga ganyan. Walang halong script, walang gano'n. Wala talagang ano, very genuine, tsaka ano, okay lang kami kung may mabenta kami or wala, kasi hindi naman everyday Pasko. Pero so far, lagi kami may benta everyday. Mm-hmm. Kahit nung pandemic, kasi everyday na kami nagla-live ngayon eh. Wow. Dati ano na eh, once a week. Tapos nung dumami na yung demand, tapos... Tapos alam mo ba, imagine kung saan ako unang nag-live. Nag-live ako sa kwarto lang namin doon sa isang, yung pinaka-main namin na unit. Nag-live ako doon, may kama, double deck, doon. Tapos inaabot-abot lang sa akin yung kapatid kong isa yung doon kami nag-start. Meron pa ako mga clippings dito na pwede ko ipakita. Talagang makikita mo how struggle. Tsaka talagang yung difference between before and now. Mapaproud ka. Galing naman. Parang ang yaman ng history nung pinagsimulan nito. Hindi naman. Pero talagang wala talaga akong capital. Nung nag-start talaga ako, wala talaga. Siguro tatag ng loob. Tatag ng loob. Pero, lakas ng boses. Pero tama yan. Speaking of lakas ng boses, I think it needs to have a little bit of more of the personality sa mga ganitong klaseng industry or business, di ba? Kasi, and this is for the viewers na gustong makita o malaman, no? Kasi ma'am, syempre, you have to be presentable. You have to really know the products. You love what you're doing. So, in short, masasabi mo ba na to be doing ganitong klaseng business, kailangan ba talaga... Kasing ganda mo or hindi. Daldal mo? Tama. Kasi kailangan mong maging madaldal eh. Alam mo ba kami, ako, ang inaano ko lang talaga, sabi nga nung stepson ko na nag-work sa, pwede ko mention, so, Bingo Plus. Nasa Bingo Plus kasi yung stepson ko na isa. Sabi niya, alam mo Tijen, talagang sa Crest Chick talaga masarap unang mag-stepping stone, bago dito. Kasi siya,
isa siya sa pinakamagaling na host doon ngayon. Oh. BP host Joey, di ba? Why? And very proud ako sa kanya kasi nga, dito siya galing. Ako ang nag-train sa kanya, dito siya natuto, dito siya ano. Wow. Oo, ngayon, yun naman, magaling talaga siya. Kahit i-check nyo siya, ang galing niyang mag-ano. So doable. That's basically... Oo. Kasi ano, pinapagalitan ko talaga sila. Pag ang hina ng boses nyo, ano, na binubulong nyo sa buyer. Binubulong nyo sa... Oo, ganun. So pag mahina-hina loob mo dito, wala eh. Nakita ko nga yung isa mo rin na... what do you call this? Parang partner or staff member? Si, na, sino? Si staff yung taga-live? Yung guy? Si Alex, si Alex, no, di ba? So, ang grabe, kita ko na na sobrang seasoned na niya, ang veteran. Well, hindi, ganito ah. Ganito ang eksena ko kaya. Si Alex is a seller also. Okay. Ngayon, from Tagaytay. Pero ang binibenta niya kasi is mga not guaranteed. Ngayon, way back 2019, nakabili ako sa kanila, 2 items lang, ganyan, eh mura, dapat ganyan, ganyan. Pero hindi ka sure dun sa item na binibili na. So anyway, to make the short, to cut the long short, ano, tinutulungan ko na sila noon pa. Kaya lang, sabi ko, ba't kaya ito si Alex? Pinadadala ko naman ng item. Hindi siya makaalagwa, hindi siya makaalis dun sa kunasan siya. Eh, magaling siya, nagagalingan ako sa kanya kasi ang lakas ng boses, funny, comedy, ganyan. Lalaki pa. Uh-oh. Tunay na lalaki, ha? Oo. Na alam yung mga bags, sumusunod, nakikinig, di ba, ganyan. So, ngayon, nagkaroon lang ng chance this year. This year lang, bigla ko siyang, lumuwas siya with the wife and the baby. Yung baby niya. Lumuwas siya, tapos pinag-live ko siya dito. Tapos sa FB, hindi siya pa masyadong boom eh. Until na-discover niya yung another platform, doon siya nag-live ng super... TikTok. Super ano siya, super boom. Oo. Super boom. Click na click siya kasi nga doon medyo jejemon. Medyo ano, medyo yung comedy, yung style, yung ano, ganun. Click na click siya doon. Dala niya. Alam mo ba, kaya kami napapansin, it's because of him. Unang-una, lalaki. Siyempre, ikaw ba naman lalaki? Tapos, ano, what do you expect, di ba? Di ba? But alam niya yung mga bag, hindi naman siya paminta, di ba? Di ba? Oo. Ang galing. Yeah, so, salamat dun sa mga, ano na yan. So si Alex, kaya rin na nahasa, tsaka nanonood ng live. Tsaka ang maganda sa kanya, nakikinig talaga. Pag nakita mo yung kapatid kong police, kung paano mag-live. Mismo rin. Sobrang maa-amaze ka. Ba't alam niya yun? Ba't alam niya yung mga... Ako na-amaze eh. Ako na nanonood lang ha. Ba't alam mo yan? Tsaka inaaral niya talaga. Parang ano, wala namang hilig sa bag. Alright, so thank you. I'll go to another perspective. Doon sa... for the viewers and para dagdag kaalaman. When you talk about, sabi mo, pre-love and... pre-love, pre-owned bags. Of course, kung may pera ako, marami din naman akong ilalabas na lang na pera, ibig sabihin, normally or naturally, bibili ako ng brand new. Tama? Yeah. Kasi may pera na rin lang ako eh. Yeah, yes. Pero bakit ngayon, marami rin ako na observe, nakikita, mga may kaya, bumibili ng pre-owned at mas gusto nila yon. Why is that? Kasi naman, imagine na ang isang bag ng Louis Vuitton, 100,000. Yes. Sa amin, tatlo na yung mabibili ng 100,000. Guaranteed pa na original. Original. Kaya lang, pre-owned na. Ang ibig sabihin nun, may inauna na sa'yong gumamit. And sometimes, ano ba reason ng mga nagbebenta ano, na pang-pre-owned? Hindi, sawa na sila. Sawa na? Or iba natalo. Natalo. Not at all na parang nasira or wala. Hindi, walang ganun. Yung mga tunay na madam, may mga kategory kasi yan eh. May mga simpleng madam, may mga tunay na madam, may mga madam na madam, may super madam. May madami pangangailangan. Oo, ganun, marami, may mga ganyan. Yung mga tunay na madam talaga, as in tunay, na madali silang maumay. So, okay. Pag ayaw na nila, benta mo na. Para palit-palit ka naman. Tama nga naman, alam mo, isa lang bag mo, diba? Yun. So, yun yung ano nila. Tapos, syempre, nung alam naman nila kasing original, kasi yung iba, talaga nag-aano sila ng entropy. Or yung iba naman, tiwala na lang sa akin. Kasi nga, nag-schooling rin naman ako ng authentication, diba? Share that sa public. Saan po kayo nag-aral nun? Bali, ako yung first Pilipina na nag-aral ng authentication sa KL, Malaysia. Tapos, sa PGO yun. PGO na school. Tapos,
Tapos, nag-post ako. Yung nag-post ako, may mga sumunod na nag-aral na mga Pinay. Yes. Tapos, yung isa doon, nadala niya sa Pilipinas yung PGO. Mm. So, ngayon, meron na. Nung last time, successful yung first. Then, yung ngayon, may pangalawa. Mm. Kaya yung mga ano Pilipina, hinihigayat ko rin na, lalo mga sellers, yes. O kaya yung mga ano bag enthusiast, ganyan. Uh-oh. Kailangan aralin nyo rin eh. Uh-oh. Kasi knowledge is power talaga. Totoo, totoo. Mm-hmm. It's a good point yung sinare mo, mm-hmm. why pre-love. Ako, mm-hmm. doon ko rin lang na-realize eh. Isipin mo kasi, isang bag, oh, di ba? Tsaka oh. Ibenta mo man o hindi yung mga nabili mo, nagagamit mo siya in a manner na alam mong hindi ka ganun, wala, hindi ka naman lugi. Pwede mo pa ibenta. Pwede baka kumita ka pa. Kumita ka pa. Ayan, so magandang tip yan from uh-oh. Madam, okay? So, ayan. So, kasi imagine ni Majeta, kami, hindi naman sa pagbabrag, pero tingnan mo ha, sa amin may mga nagpapakonsign na mga judge, mga doktora, mga attorney, mga ano, gano'n. Yun. So, ibig ko sabihin lang, it's a show na talagang hindi na lang din biro yung mga, ano, di ba, nagpapasell sa'yo ng mga items. Tsaka it's like buying a car, di ba, may second hand ng mga kotse. Minsan, hindi naman sa practical reasons eh, pero sige, sabihin mo kasi na rin ganun. Kasi ka na rin, di ba? Bumahili ka na rin lang. Yeah, oo. Might as well. Correct. Use of that. Correct, oo. Tama. Ayan, guys, so magandang, napakagandang tip yan. Okay, so, kaya ano, pumutok ang industry ng pre-owned bags. So mamaya, iikot natin yung buong place ni Madam. Tignan natin yung mga proseso din nila. At the same time, hingi rin tayo mga tips like paano malaman kung fake o hindi, ano yung mga tips na pwede nyong makita, pwede nyong i-share para malaman kung fake o hindi, mga ganun. So, yes. Ayan. So, super grateful ako sa time natin. Oo nga. Diba? At salamat. Huwag mo na ako bigyan sa asawa ko. No? Ano? Oo, na okay lang. Hindi, nagbigay na si Mama. Nagbigay na ako eh. Kay YP. Sobra. Any tips na lang and advice sa mga taong gustong magkaroon, let's say, ng ganitong klaseng negosyo? Kasi like you mentioned, you started with 15K without knowledge. Proper knowledge sa mga ganito. Ano yung mga tips mo or ano yung mga pwede nilang gawin in today's time? Kasi post-pandemic, kasi may mga fears sila. May demand pa ba? Well, basta ako, Jet, ano lang eh, ganito lang. Walang madaling negosyo eh. Lahat naman talaga dumadaan sa butas ng karayom. So, ano lang tayo, trial and error, error and try, gano'n. Diba? Ngayon ako kasi nagkataon lang talaga na wala ako talagang sapat na knowledge kasi hindi nga ako mahilig sa mga bags noon. Pero kahit wala ka sapat na knowledge, pwede ka naman mag-aral along the way, di ba? Siyempre, aralin mo para alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung ano. Hindi, not necessarily kailangan mo mag-aral na mag-enroll ka ha, kasi may Google na. Yun nga ang maganda sa generation natin ngayon. Lahat nasa Google na. So pwede mong aralin, tingnan mo yung opinion ng bawat sides, bawat gilid, di ba? Kasi everything is in Google na nga, diba? So, yun yung ano natin, yun, dun benefit talaga tayo dun. Ngayon, sa mga gustong pumasok sa bags, alam nyo, hindi nyo naman kailangan ng malaking punan talaga. Siyempre, kailangan mo, pero sa pag nag-i-start ka, dapat wag mo kasi talagang ilagay lahat ng eggs mo dun eh. Kailangan, magta-try ka pa lang eh, di ba? So, konti lang muna. Pag kung saan magbo-boom, dun ka mag-concentrate. Kasi kailangan hands-on ka rin talaga. Correct. Totoo. Yun, so, yun lang. Siyempre, ano, madaming mga challenges yan. Sabi may ups and downs, Hindi naman laging Pasko. Minsan New Year, ganyan. Meron diba? Pa nga tapos, siyempre, nasa social media ka. Diba meron kang advice, sabi mo? Mga issues sa buhay. Pag ganon, ano na lang, dermatology. Aralin mo ang dermatology, then maka sa kanila. Bahala sila dyan. Basta tinda-tinda ka lang, ganyan. Tapos meron pang mga ano, kumukuda ng mga friends mo galing sa relatives mo. Kunwari na, lahat na lang binenta nito. Deadma. Deadma mo sila. O hindi ka naman nila pinapakain or whatsoever, diba? As long as hindi mo sila natapakan, hindi mo sila, ano, diba? Tsaka, at more importantly, basta legal, ethical. Basta legal. Tsaka dapat may proper ano ka papers na ano para one day hindi mag-backfire sa iyo. Yun lang. So inspiring. Mm-mm. Thank you so much, Madam Jen. Thank you, Jet. Invite natin sila, guys. Check out her website. Yeah. And mga social media platforms. Yeah. Which are yung website namin, it's www.
stresscheekluxury.com. Tapos yung Facebook page namin, it's stresscheekluxury original. Yun. So punta lang kayo doon. And of course, thank you all for watching. More of Madam Jen sa mga iba pa namin videos. But yan, don't forget to subscribe and follow her sa lahat ng platforms. And then, yeah, follow din sila sa akin, no? Oo, oh, follow din, oo. Oh. Platforms ko. Ano yung platform mo? Basta anything na Jet Padilla. Marami kasi. Oo, oh, nga. Jet Padilla siya, okay. Tsaka ang galing nito kumanta, in fairness dito, ha. Pag kailangan nyo sa mga event, ako na magpa-plug. Tsaka okay. Yung ano natin, ma. Tsaka yung mga ilaw natin, ha. Alam nyo na, ha. Oo, yung commercial natin. Thank you so much. God bless po. Thank you, Jet. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.